Hello guys, welcome back again guys sa aking YouTube channel. Kung bago lang guys sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon, ano ba ang accessories ng rep, ng mga refrigeration natin, at kung paano ito gumagana. Natin ito guys, ito guys yung compressor ng rep sa likodan. Yan sya guys yung compressor. Ito guys yung pinakapuso kung sa tao, kasi ito guys nagbubumba ng freon para pumunta doon sa evaporator sa loob. Yan guys yung component nya. Ito guys yung terminal. Ayan, pag inopen mo ito guys, pag inopen mo siya guys, yung takip na yan, dyan yung overload detector ng compressor, yung nakalagay sa loob niya. Ito naman guys yung ito filter dryer. Yan siya guys, itong pipe na ito guys, dito naman nakakabit yung capillary. Yan siya guys, yan. Yan guys yung opinion niya, capillary ng pipe. Sa compressor. Yung condenser naman guys, hindi natin makikita yan dito sa labas. Ayan, dito. Kasi yung condenser nito guys, nandito sa tagiliran, kabilaan siya. Ayan. Sa tagiliran siya guys. Yung mga old model guys, yung condenser nila, dito sa tagiliran. Sa likodan. Ito guys, dito sa naka-ano na siya guys, nasa loob na body. Tapos ito naman guys yung evaporator niya, evaporator ng mga refrigerator natin. Ito yan siya guys, yung pipe papunta doon sa compressor. Ito guys, pag nag-alimbawa, marami tong ice, tapos mayroon kayong kukunin na hindi makuha dahil puno siya ng yelo dito. Ayan. Huwag nyo sa guys gagamitan ng kutsilyo. Kasi yung iba guys, ginagamitan ng kutsilyo yung evaporator ng rep. Minsan, pag ginamitan mo ito guys ng kutsilyo at nagkamali kayo sa pagtusok ng ice dito sa loob, may posible guys na mabutas nyo itong yan, evaporator. Kasi dito siya guys, dumadaan yung refrigerant natin kung nagpapalamig dito sa evaporator na ito. Yan. Ang dapat nyo guys gamitin dito, kung marami siyang yelo at may kukunin kayo na o gagpupa kayo ng ice, huwag niyong gamitin kutsilyo. Ang gamitin niyo guys, yung alam yung kutsara na aluminum o kaya stainless na kutsara. Yung gamitin niyo guys pang sungkit sa evaporator kapag maraming ice. Huwag na huwag niyo guys gagamitan ng kutsilyo. Kasi marami na ako guys na repair, butas yung evaporator kasi nasundot ng kutsilyo kaya nabutas. Yan. Ang gamitin nyo dito guys yung
Emang kutsara guys, yun ang dapat yung gamitin dito para hindi nabubutas itong evaporator na ito. So guys, napaka-importante nito na wag mabutas. Ayan guys, ito guys yung evaporator. Ito naman guys yung thermostat. Yan. Itong thermostat nito guys, ang tinatrabaho nito dito sa loob. Dito sa unit ito guys, nagko-control ng lamig. Yan, ito guys, nagko-control ng lamig ng refrigerator natin. Yan, kung gusto mong malamig, isasagad mo lang to guys. Yan lang siya, 1-7 siya guys. Yan. Ito guys, nagko-control ng temperature dito sa loob ng refrigerator natin. Pag na-reach niya na guys yung lamig na sinettings mo dito sa thermostat, automatic mag-shutdown yung compressor. Tapos pag hihingin naman nito guys ng thermostat, nararamdaman natin itong thermostat na medyo mainit na, hindi na compatible doon sa lamig niya, automatic magsisignal ito doon sa compressor para gumana, para ibomba naman dito sa loob na refrigerator natin. Accessories na thermostat ng refrigerator. Tapos guys, ito naman yung rubber, nyo sa pinto. Ito guys, napapalitan naman ito. Halimbawa, hindi na siya dumidikit, o kaya may leak na, may punit na siya dito. Yan, may punit na siya dyan. Natutok na, babaklas naman ito guys. Tatanggalin nyo lang itong takip na yan. May tornilyo yan. Kita ko sa inyo yung tornilyo. Minsan guys, wala itong tornilyo, nakaklip lang. Magpapalit kayo nito guys, tanggalin nyo yan, itong rubber na to, tapos dalhin nyo sa air conditioning shop para makuha mo yung tamang sukat. Dalhin mo yung sample. Ayan guys, maraming salamat ulit. Sana may naibahagi akong kaunting kalaman sa ating mga refrigerator. Maraming salamat guys. Dito na lang ulit ang aking video. Bye bye guys.